Welcome back to my channel, guys. Monotology dito sa New York. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating topic for today ay yung tungkol sa isang babae po na papuntang Israel at nag-viral sa TikTok noong nakaraan linggo. So, gusto ko lang ibigay yung aking reaction dito sa nangyari sa babae na to. And I think it's still important na ma-address yung problema na hindi matapos na ganun lang, ano. And I admire her kasi matapang siya, and she was able to address the problem na yung iba na mga Pilipino ay hindi nagagawa dahil napakatahimik natin sa mga ganitong problema. So, panoorin po natin. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa Monotology. Immigration rant for my Israel and Palestine trip. The immigration officer kept on asking me irrelevant questions if my parents were separated or together. Ano daw, pati yung istorya ng magulang niya, tinatanong ng immigration officer na to. Ano ba namang klase yan, mga Inday? Hindi naman dapat ganyan na para kayong mga marites dyan sa immigration, sa NAIA, kung paano mag-interview sa mga biyahero. Huwag naman pong ganyan, ano. Gawin nyo naman medyo professional. Tipo ba? Number two, if I have my yearbook with me. Yearbook? My God! Yearbook? Paano naman kaming grade 3 lang ang inabot ko? No read, no write pa. Ibig sabihin, hindi na ako pwedeng magpunta ng Hong Kong o saan man na bansa dahil wala akong yearbook. That is nonsense, ano. Hello, immigration, maya naman kayo. Huwag naman ganyan, na para kayong mga OC, ano, para kayong mga marites lang na napaka-unprofessional and nagpa-power trip na kayo pagka ganyan, guys. 10 years ago, why would I even bring a yearbook when I travel? Like, who brings yearbook going to Israel? Who brings yearbook when they travel? He was asking about if I bring my graduation photo. Sir, I graduated 10 years ago. Why would I even bring all those stuff with me? Ayan, si Ate Marites ay naghahanap pa ng photo. Ano po, so, Mari Josep, alam mo naman pong magdala pa, kung ikaw ay magta-travel, eh magdala ka pa ng ganitong picture, ano po, para ipakita lang to prove na kano yung asawa ko. Hindi po ba napaka-ridiculous naman yun? Now, there are more irrelevant questions. Like, who booked my flight, and I told him that I was the one who booked my flight. That he wants me to show the exact email. Ako, naghahanap pa si Ate Marites ng email, ano. E paano naman po yung mga elders na hindi gumagamit ng email, ano? So, bokya na rin ba sila? Mario, sir. To check if I really booked my flight. And he was asking what I do here in Surigao. That is really nonsense. Natanungin niyo pa kung anong ginagawa sa Surigao. Mabuti sana kung yung girl ay foreigner na nagbalikbayan. Maybe you can ask that question. Pero because dahil Pilipina siya, I don't think it's relevant. Dahil hindi naman siya foreigner, no? And it's none of your business kung ano yung ginagawa niya sa Surigao. So I had to explain in detail in an essay form what Udo means. Para lang na define budel in a sentence. Paano naman yung hindi marunong magsulat ng essay? Nako, talaga naman kayo. The airport ground staff keep going back to his office and asking that I needed to go to the boarding gate because it's my final call. I'm the only passenger left for that flight. And aside from that, kawawa talaga si girl dahil can you imagine yung stress na inaabot mo? Kasi traveler din ako. And every minute ay importante. Eh pagka ganyan na ikaw na lang yung iniintay ng flight, can you imagine yung stress na maaabutin mo? Sus, Mario Josep, baka maihi ako niyan kung ako yung si girl. I booked another flight for the next day. Terminal 3, there was no problem at all. The process was smooth in Terminal 3 and that's it, so... Thank you, immigration officer. I missed my flight. I have to pay for it. And you don't have any accountability. Cheers to that. On March 16, the Bureau of Immigration released a statement apologizing to Cham and other Filipino passengers for the inconvenience. BI, however, sought travelers' consideration and understanding for the strict process.
given the alarming cases of human trafficking or illegal recruitment that it has observed recently. BI says it has reminded its personnel to conduct their inspections professionally and in an efficient manner. To be honest, I hope it will serve as some voice in hopes for a change in the inefficient system of the immigration. Thank you guys for watching and see you in my next video.